Magandang umaga po sa atin lahat mga kagulay sa inyo pong lingkod, Arman Abanyo, Farmers Promotion Representative ng S2S Seed na nakairya po dito sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate. So ngayong araw po mga kagulay, pag-uusapan po natin ito pong mga pesting insekto at mga sakit na dumadapo po sa ating tanim. Ito pong ating hybrid na seeding labuyo, si Superheat F1. So mga kagulay, tatalakayin po natin ngayon yung mga pesting insekto na umaatake at yung mga sakit na dumadapo po dito sa ating Superheat at kung paano po natin ito makokontrol at may iwasan. Unang insekto mga kagulay na umaatake po dito sa ating sili, ito pong Superheat. So si aphids po mga kagulay, ano po? So ang aphids, isa po yung maliliit na insekto na kadalasan makikita po natin dito po sa ilalim ng ating dito po sa ilalim ng dahon. Ano po? So napakadaling tandaan mga kagulay kung may aphids po ang inyong sili. So tingnan nyo lamang po ano po, pag mayroon po kayong nakitang langgam, so sigurado po yan na mayroon po yung aphids. Ano po? Kasi yung langgam at aphids, yan po ay magkaibigan. So mayroon po silang tinatawag na symbiotic relationship. Ano po? So isa pa mga kagulay, isa pa pong peste na umaatake po dito sa ating tanim na sili ay si whitefly. So ganun din po si whitefly mga kagulay, kadalasan po makikita natin siya dito po sa ilalim po ng dahon. Si whitefly mga kagulay, so yan po yung mga puting kulisap na lumilipad. So pag ginalaw nyo yung dahon ng inyong sili, so maliliit po yan na kulay puti na lumilipad. So yan po si whitefly. So ano po ang mga damage po nito sa tanim? Si aphids po at si whitefly mga kagulay, yan po ay sucking insect. Ano po? So ibig sabihin, sinisipsip niya po ang katas ng halaman hanggang po ang dahon niya ay manilaw at matuyo. So pag nagkaganon mga kagulay, so pwede pong humina ang inyong ani. Ano po? Kasi po yung mga sustansya ng halaman ay sinisipsip po ng whitefly at aphids. So yung halaman po hindi po siya nakaka-produce ng maraming bunga. So ano po bang mga pwede nating gawin mga kagulay para po makontrol itong mga pesting aphids at itong whitefly? So number one po mga kagulay ay regular monitoring. So kailangan nating i-monitor yung ating taniman kung mayroon na bang peste or wala. So kung mayroon mga kagulay, so mayroon po tayo mga gagawin para po hindi na po siya dumami. So isa po dyan, so kailangan pong panatilihin na malinis ang ating taniman. So yung damo, kailangan po ay matanggal yan kasi yung damo po mga kagulay, yan po yung nagsisilbing tirahan din ng mga peste. Kumbaga ay alternate host ng aphids at ng whitefly. So pwede rin po tayo mga kagulay gumamit ng yellow sticky trap kasi po yung adult ng aphids at adult po ng whitefly, so na-attract po sila sa yellow. So pwede po kayong gumawa ng improvised yellow sticky trap. So pwede po kayong kumuha ng cardboard, penturahan nyo po ng yellow at lagyan nyo po ng use oil para po ma-attract yung mga adult ng whitefly at yung aphids. Then mga kagulay, last option po natin. So pag grabe na po yung aphids at yung whitefly sa ating tanim na sili, so kailangan na po nating gumamit ng chemical. So may dalawang uri po tayo ng chemical mga kagulay. So contact insecticide at systemic insecticide. So pero ang gagawin po natin mga kagulay, gagamitin po natin yung contact insecticide lang. So ang contact insecticide mga kagulay, so pwede po kayong bumili na ang active ingredient ay unang-una deltamethrin, pwede po kayong gumamit niyan, beta cyclotrin or metomil. So yan po yung mga chemicals na pwede nyo pong gamitin. Ano po? Then mayroon pa po isang peste mga kagulay na nag-aatake po sa ating sili. Ito po, pinaka-common po ito sa sili. Ano po? Yung tinatawag na brood mites.
ano, yung brood mites, mga kagulay, so nandyan po yan sa dahon nakatira. Then yung talbos po nung dahon, makikita nyo ay nadideform siya at nangungulot. Ano po? So ang brood mites, mga kagulay, so hindi po siya kapamilya ng insekto. So siya po ay kapamilya po ng mga, or kapamilya po siya ng arachnid, ano po, yung gagamba, yung centipede. So kaya po, mga kagulay, kung gagamit po tayo ng insecticide, so hindi po siya napapatay ng insecticide. So mayroon po tayo, mga kagulay, na special na chemical na ginagamit po para po sa brood mites, ano po. So hanapin nyo po ang active ingredient na abamectin. So yan po yung pangpatay po sa broad mites. Masakit naman po, mga kagulay, so number one pong tumatama sa sili ay unang-una sa dahon po, makikita nyo dyan yung mga spot-spot ng dahon or yung leaf spot. So yan po yung tinatawag na Cercospora leaf spot. So yan po ay fungus, mga kagulay. At mayroon pa pong isa, ito naman kadalasan po siyang nangyayari, so or pinaka major na kit ng sili ay yun pong tinatawag na lapnus or anthracnose, mga kagulay. So ang anthracnose po or ang lapnus ay kagagawan po yan ng fungus. So paano natin to, mga kagulay, makokontrol? So mga kagulay, so makokontrol po natin yan unang-una. So siyempre, regular monitoring po tayo. Kailangan din pong malinis po ang ating taniman. So dapat regular po yung pagpapadamo natin. Then pwede po tayong gumamit din ng chemicals or ng fungicide. So isa po sa mga rinirekomenda namin dyan, pwede po kayong gumamit ng, so hanapin nyo po, mga kagulay, ang active ingredient na tubiconazole or trifloxystrobin. So yan po yung mga chemical na or mga fungicide na pwede nating gamitin. At pwede rin po kayong gumamit ng fungicide with zinc or yung copper fungicide. So yan po. At pwede rin po kayong gumamit ng mangkusid. So yun lamang po, mga kagulay. So kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong kumontak sa aking numero 0917-81-54-44-5. So sa muli, ang inyong pong lingkod, Arman Abanyo. Magandang araw po sa inyong lahat.